Magandang araw mga bata! Ako si Teacher Zia. Welcome sa online class ko! Good morning, Tyrus! Good morning, Teacher. Very good. How are you today? Fine. Okay. Kamusta ang ibang bata dyan? Okay ba kayo? Patingin nga ng thumbs up kapag okay. Ayan, okay na okay silang lahat. Bago tayo magsimula, tayo muna ay manalangin. Ipikit ang mata, pagdaupin ang mga palad, sabayan niyo ang pagdadasal ng teacher. O Diyos, marami pong salamat sa araw na ito. Gabayan niyo po ako para ako ay matuto. Ganon din po ang aking guro na sa aking magtuturo. Gawin niyo po akong mabuting bata at mapagmahal sa kapwa. Amen. Ngayon naman, awitin natin ang pambansang awit ng Pilipinas, ang lupang hinirang. Ilagay ang kanang kamay sa dibdib, sa kaliwang dibdib. Gayahin niyo mga anak si teacher. Sabayan niyo ang pag-awit ng pambansang awit ng Pilipinas. Bayang magiliw, perlas ng singilanganan, alab ng puso, sa dibdib mo'y bahay. Lupang hinirang, duyan ng mag-iting sa manlulupig. Ngayon naman, para lumakas ang inyong katawan at maging masigla buong araw, samahan niyo ako, mag-e-ehersisyo tayo. Handa na? Okay. Simulan ang gawain ng buong sigla, kung kaya't ang katawan ay ihanda na. Tayo'y mag-ehersisyo, ulo hanggang paa. Isa, dalawa, tatlo, tayo'y mag-umpisa. Dahan-dahan, ang ulo ay iikot. Iikot, dahan-dahan, ang ulo ko'y bilog. Ang balikat, iikot sa iyong harap. Ito naman ay tayo ay magbabalitaan. Kaupo na maayos mga bata, tayo po ay magbalitaan. Okay. Alamin natin kung ano po ang petsa ngayon. Sino sa inyo ang nakakaalam kung anong petsa ngayon? Orenz, alam mo ba kung anong petsa ngayon, anak? Lakasan mo, anak. Hindi marinig ni teacher. Isa pa po? 27 po. Anong buwan? Opo, kayo ay 27. Anong buwan po? September. Very good. O, ano naman po kaya ang taon ngayon? Sige, subukan natin si Aldrich. Anong taon ngayon, anak? 10-20 po. Very good. O, ang taon po ngayon ay September 27, 2020. Ano naman po ang araw ngayon? Di ba meron tayong 7 araw sa isang linggo? O, sinong nakakaaram ng mga araw sa isang linggo? Naman kakantahin natin ang 7-7 para malaman natin kung ano ang ating araw ngayon. Okay? 7-7-7-7 araw sa loob ng isang linggo. Linggo, Lunes, Miyerkules, Sabado. Bumilang tayo ng 7. Oh, everybody count. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, oh, dun sa 7 araw na nabanggit. Ano kaya ang araw ngayon, mga bata? Anong araw? Linggo. Anong araw po? Very good, Renz. Ngayon po ay araw na... Ilipat muna natin. Ilagay natin yung linggo dito. Okay, ngayon po ay araw ng linggo. O kahapon mga anak, anong araw kaya kahapon?
Kung ngayon po ay araw ng Linggo, kahapon, anong araw? Taas ng kamay. Kahapon po ay? Sabado. Very good. Eh, bukas Saturday. Kaya? Saturday. It's Saturday yesterday. How about tomorrow? Bukas, anong araw? Lunes, Monday. Okay po. Bukas po ay Lunes o kaya Monday. O, lilipat muna ni teacher. Naman, alamin natin kung ano ang ating panahon. Maaraw ba o maulan? O, alamin natin. Sabayan niyo ako mga bata. Tingnan natin at pakiramdaman ang panahon, kaibigan. Maaraw ba o maulan? Pagpasok sa eskwelahan. Maaraw ang panahon. Maaraw ang panahon. Maaraw. Okay, Aldrich, ano ang panahon natin ngayon? Maaraw po ba o maulan? Ang panahon. Yes po, maaraw ang panahon. Ayan, maaraw na maaraw. Then, tingnan naman natin ngayon kung lahat ba ng mga estudyante ni teacher ay pumasok sa online class. O, bilangin natin kung ilan ang lalaking pumasok. Taas nga ang kamay ng lahat ng mga lalaki. Patingin ako. Isa natin ang apat dahil apat ang pumasok. O, yung mga babae naman. Patingin nga ako. Taas ng kamay lahat ng babae. O, babae lang anak. Babae. Isa. Dalawa. Very good. O, tatlo pala. Lagay natin tatlo. Okay. Lahat ng pumasok sa klase ni teacher ngayon ay ito. Okay, umako na tayo sa meeting time 1. Okay, magandang umaga ulit mga bata. Magandang umaga, Kyrie. Magandang umaga. Very good, magandang umaga sa inyong lahat. Okay, ngayon ang unang araw ng ating klase. Sa panahon natin ngayon, hindi muna kayo papasok sa paaralan. Ito ay bahagi na rin ng pag-iingat natin sa COVID-19. Kaya sa ngayon, online class muna tayo. Sa screen muna ng laptop or cellphone nyo makikita si teacher. Pero huwag kayong mag-alala. Sino yung makakatulong nyo kahit kayo inasa bahay lang mag-aaral? Si tatay at nanay. Very good! Katulong natin si tatay at si nanay. At syempre, si teacher nandyan din. Hindi pwedeng wala si teacher. Ako ang nagiging katulong ninyo. Lahat matututo kahit nasa online class, di ba? Taas nga, thumbs up nga dun sa mga batang siguradong matututo, siguradong makikinig kay teacher. Ayan, very good. That's right, Tyrus. Ngayon po ang unang araw sa unang linggo ng ating pagpasok sa paaralan. Okay po sa araw na ito ay, ako ay kabilang sa kindergarten. Minuti anak, pakiulit nga yung sinabi ni teacher. Ako ay kabilang sa kindergarten. Ulitin mo nga anak, Yuki. Very good. Ako ay kabilang sa kindergarten. Lahat kayo, hindi lang si Yuki. Lahat kayo ay kabilang na sa kindergarten. Sino naman sa inyo ang ngayon lamang pumasok sa paaralan? Sino ngayon lang ang nagsimulang mag-aral? Ayan, si Tyrus. Meron nga ba kailangan nating mag-aral? Bakit kailangan natin mag-aral? Kailangan nating mag-online class? Kyrie, ano anak? Yes? Para matuto. Very good! Para matuto. Ano naman yung pwede nating matutunan sa online class? O sa paaralan? Ano yung nakikita nyo sa screen? Anong pwede nyo matutunan? Okay, friends naman anak, anong pwede mong matutunan sa school? Sabi ng iba, pwedeng magtutong magsulat. Ano pang pwedeng matutunan? Magsulat lang ba? Okay, matututo tayong magsulat ng pangalan. Very good. Matututo rin kayong magbasa. Opo, very good. Matututo kayong magbasa. Si Myron naman, anak. Ano pa ang pwede nating matutunan sa paaralan? Hello. Yes, Myron, anak? Tingnan niyo yun. Matututong sumayaw. Very good. Kanina lang, sumasayaw na kayo, di ba?
Oh, ayan. Oh, yung iba, syempre matututo din kayong magbilang. Ayan, oh. Nabigyan natin yung laro. Ayan, magbilang. Tapos, matututo rin kayong maging mabuting bata. Oh, syempre, tuturuan din kayo ng teacher. Tapos, magkakaroon kayo ng maraming... Oh, ano yan? Kaibigan! Okay, sinong gustong maging kaibigan si teacher? Okay, lahat kayo gustong maging kaibigan si teacher. Ako din, gusto ko kayong maging kaibigan. O kaya naman, ang magkakaibigan, nagpapakilala. O, kilala niyo na ba ako? Opo! Okay, yung iba kilala na si teacher, yung iba hindi pa, okay? Magpapakilala muna tayo. Pero ang pagpapakilala natin ay, hindi lang sasabihin ang pangalan. Kakantahin pa natin to. Marunong ba kayong kumanta? Do you know how to sing? Marunong bang kumanta? Okay, sige, subukan natin. O, syempre, si teacher muna ang kakanta. Ang kakantahin natin ay ang aking pangalan. Ito, anak ay kanta ni Teacher Cleo. Gagayahin lang ni teacher. O, ganito ang pagkanta. Pakinggang mabuti si teacher. Kayo naman pagkatapos ko. Sabihin nyo ang pangalan. O, unahin muna natin to. Okay, yung intro. Magandang araw sa'yo, kaibigan ko. Naririto sa harapan, magpapakilala sa'yo. Hiling ko lang sana, makinig ka lang muna. Pagkatapos ko, ikaw naman. Tayong lahat ay magkakaibigan. O, pagkatapos nun, kakantahin na natin yung pangalan ko. O, ayan po yung pangalan ko. Zia Catherine Fabalinia, ang pangalan ko. Batang babae at 24 na taon ako. Ngayon ikaw naman, sabihin ang pangalan. Sumunod sa tugtog o kaibigan. O, pagkatapos ko magpakilala kayo naman, kung ikaw ay isang babae, eto ang kakantahin mo. O, ayan po, may babae dyan. Halimbawa, kakantahin ko din. Arian Persona, ang pangalan ko. Batang at 5 taon ako. Okay, kung ikaw naman ay lalaki, eto ang kakantahin mo, anak. Okay, Aiden Fano, ang pangalan ko. Batang lalaki at 5 taon ako. Ngayon ikaw naman, sabihin ang pangalan. Sumunod sa tugtog o kaibigan. Okay, kayo naman kakanta. Ready na? Ready na? Handa na ba mga bata? Okay, sige, simulan natin. Myro, ikaw muna anak. Myro, ang pangalan ko. Batang lalaki. 5 taon ako. Very good. Ngayon ikaw naman, sabihin ang pangalan. Sumunod sa tugtog o kaibigan. Yuki, ikaw naman. Yuki ang pangalan ko. Babae, 5 taon ako. Very good. Ngayon ikaw naman, sabihin ang pangalan. Sumunod sa tugtog o kaibigan. Mero ang ko. Laki ang akong ako. Very good. Ngayon ikaw naman, sabihin ang pangalan. Sumunod sa tugtog o kaibigan. Aldrich! Aldrich, katoto ang pangalan ko. Batang lalaki at 5 taon ako. Very good. Ngayon ikaw naman, sabihin ang pangalan. Sumunod sa tugtog o kaibigan. Nice, Jay! Dali. Pangalan ko, batang lalaki at 5 taon ako.
Very good. Ngayon ikaw naman, sabihin ang pangalan. Sumunod sa tugtog, o kaibigan. O, meron pa ba? Wala na. Okay, palakpakan ang sarili. Ang gagaling yung kumanta. Okay, palakpak. Very good. Oh, nakalimutan ko si Kyrie. Oh, balikan natin si Kyrie. Ngayon ikaw naman, sabihin ang pangalan. Sumunod sa tugtog, o kaibigan. Kyrie! Ay, gas ng pangalan ko. Babaeng bata, 6 na taon na ko. Very good! Ngayon ikaw naman, sabihin ang pangalan. Sumunod sa tugtog, o kaibigan. Okay, ang gagaling! Lahat sila magagaling kumanta. Mukhang mas magaling pa kay teacher. O ngayon, nakilala nyo na yung mga kaklase nyo. Hindi lang pangalan ang nalaman nyo, kundi pati na rin ang kanilang apelido. Okay, very good. O ngayon naman, punta na tayo sa inyong gagawin. Okay, ang gagawin po natin ngayon ay isang name tag. Okay, yung name tag po ay sinusuot. Okay, lalo na kapag tayo unang araw pa lang ng klase para tayo magkakakilala. Ito po yung isang halimbawa ng name tag na ginawa ni teacher. Ayan, yan po ang inyong gagawin. Pero hindi lahat gagawin nyo ngayon. Yung iba ay takdang aralin. So, ang gagawin nyo lang po ngayon, kunin po ang inyong worksheet. Ayan, nandun po sa week 1. Kulayan ang inyong pangalan. Kukulayan nyo po yan. And then, gupitin at idikit sa colored paper. Yung kulay green po na nakikita nyo dyan, yan po ay colored paper. Nilagay ni teacher para mas magpaganda ang inyong gawain. And tapos, gugupitin at ididikit sa folder. Yung likod po niyan, folder, para hindi agad nasira. So, ayan. Okay, panoorin yung mga anak yung video ni teacher habang gumagawa. Ayan po yung halimbawa kung paano ginawa ni teacher ang inyong name tag. Okay, tingnan naman natin si... Okay, very good, Aldrich. Folder, mamaya matigas na. Kamusta, anak? Patapos ka na ba? Hindi pa po. Okay, very good. Sige, dahan-dahan lang ang pagkukulay. Papatapasin ko pa po yung gagawin mo, teacher. Okay, sige. Go, anak, sige. Gawa lang po tayo. Ayan, ipakita na nga sa screen yung mga natapos, no? O, ipakita, dali. Patingin niya, sabihin niyo, tapos na po ako, teacher. Oh. Teacher, tapos po. Very good. Tapos na kayong lahat. Okay, bigyan ko. My name tag. Very good. Very good. You're all very good. Okay, para naman sa inyong takdang aralin, mga bata. Okay, pagandahin ang inyong name tag. Pwede nyo siyang lagyan ng mga stickers o kaya glitters. Bahala na kayo. Magpapatulong kayo sa inyong mga magulang para mapaganda ang inyong name tag. Okay, pagkatapos babalutan nyo siya ng plastic cover. Siyempre, magpapatulong kayo kay mama. And then, bubutasin nyo anak yung parte na may maliit na bilog. Tapos, lalagyan ng tali. Pwedeng gamitin nyo ay yarn o kaya ay lumang ID lace. Okay, naintindihan ba ang ating takdang aralin? Okay, Renz, ano nga po ang takdang aralin natin? Anak, open your microphone. Renz, open your microphone. Anak, yan. Ano nga po ang takdang aralin natin? Assignment. Very good. Ang papagandahin. Very good. Papagandahin ang inyong name tag. Okay, iligpit ng mga anak ang mga gamit. Okay. Iligpit ang mga gamit. May tanong pa si teacher. Oh, close nyo na anak yung microphone nyo lahat. Very good. Aldrich, close your microphone. Okay, may tanong pa si teacher. Okay. Ano ang naramdaman ninyo habang kayo ay gumagawa ng name tag? Ano ang nararamdaman nyo habang kayo ay gumagawa ng name tag? Okay, patingin nga ng happy face. Sinong happy habang gumagawa ng name tag? Patingin ng happy face. Okay, lahat sila happy. Okay, bakit kaya happy face? Bakit masaya? Bakit masaya kaya si Jazz kapag gumagawa ng name tag? Anak, open your microphone.
Kyrie, bakit masaya ka habang gumagawa ng name tag? Ano ang natutunan mo, anak? Kyrie, anak, open mo yung mic mo. Yan. Ano ang natutunan mo habang ikaw ay gumagawa ng name tag? Bakit masaya si Kyrie? Kasi po, ano, may matututuan ka po. Ano ang natutunan ni Kyrie habang gumagawa ng name tag? Magbawas ng pangalan, pati mag-usul at mag-bibilang. Okay. Sabi ni Kyrie, natuto daw siyang magsulat ng pangalan. Kasi nga naman, pag nagpukulay kayo, parang nagsusulat na rin kayo. Siguro binilang din ni Kyrie yung letra ng pangalan niya. Ano? Kyrus, ikaw naman anak. Why are you happy doing your It's artwork? Colorful. Wow, that's makes right. Makes me happy. The color makes you happy. That's right. Bakit tayo gumagawa ng name tag? Yuki, bakit tayo gumawa ng name tag? Para saan ba to? Ayan, para saan? Bakit natin ginawa ito? Pakilala! Okay po. Ginawa natin ng name tag para tayo ay magkakilanlan. O, kaya pag nag-online class tayo, pwede niyo siyang isuot. Para mabasa ni teacher yung pangalan nyo. Kasi napakadami nyo, hindi agad masasaulo ni teacher ang inyong pangalan. Okay, bigyan nyo nga ng ang galing-galing clap. Bigyan nyo ang sarili nyo ng ang galing-galing clap. Okay, paano ba ang galing-galing clap? O, gayahin nyo si teacher. Bilang tayo ng tatlong palakpak. Isa, dalawa, tatlo. Tatlong padyak din. Isa, dalawa, tatlo. Tapos sabihin nyo, ang galing-galing ko. Turun nyo sarili nyo, ang galing-galing ko. At ready? Handa na? Okay, isa, dalawa, tatlo. 1, 2, 3. Ang galing-galing ko. Adrich, ikaw nga. Ang galing-galing clap. Go! 1, 2, 3. Ang galing-galing ko. Ang galing-galing ko. Very good. Ang galing-galing nyo. May star kayo kay teacher lahat. Okay, ngayon naman tayo na ay kakain. O, ang gagawin nyo, iligpit ang gamit. Ligpit po ang gamit, maghugas ng kamay, at bago tayo magkumain, tayo muna ay manalangin. Okay? Okay, let us pray. Lord, close your eyes. Pikit ang mata, mga anak. Lord. Lord. Marami pong salamat. Marami pong salamat. Sa biyayang ito. Basbasan mo po ang aming pagkain. Naway mabusog kami. Amen. Amen. Okay, sige, pwede nang kumain, pwede nang kumain. Teacher, kain na. Tapos na kayong kumain. Nakapagpahinga na rin ng konti. Ngayon naman, dadako na tayo sa story time. Handa na kayo makinig ng kwento? Sinong handa na makinig ng kwento? Ayan, taas na kamay. Very good. Okay. Upo at maghanda, oras na ng kwentuhan. Ang tenga at ang mata ay ating buksan. Oras na ng kwentuhan, kwentuhan, kwentuhan. Oras na ng kwentuhan, handa na akong makinig. Kayo ba mga bata, handa na kayong makinig? Tara, simulan na natin ang ating kwento. Ang kwento natin ngayon ay pinamagatang Si Cesar at ang Mahiwagang Lapis. Ito ay kwento ni Michelle Yasmin L. Leonzon at guhit ni Gary S. De Lopez at layout ni Jonathan Ives P. Cruz. Ulit nga yung pamagat ng ating kwento. Very good! Si Cesar at ang Mahiwagang Lapis. Mga anak, ano ang ibig sabihin ng mahiwaga? Narinig niyo na ba yung salitang mahiwaga? May magic! Very good! Pag sinabing mahiwaga, may magic. Ano kaya ang magic ng ating lapis? Ano kaya yung kakaiba niyang ginagawa? Or kamanghamanghang gagawin? O, handa na kayong makinig? Apo! Okay, simulan na natin. Lunes ng umaga. Sa loob ng silid-aralan ay magsisimula na ng klase. Parang ako lang ang naiiba sa lahat ng mga bata.
Lahat sila ay masasaya. Kinakabahan ako, bulong ni Cesar sa sarili. Magandang umaga sa inyong lahat! Ihanda na ang lapis at papel at tayo ay magsusulat na. Lalong bumilis ang tibok ng aking puso pagdating ni teacher. Parang unti-unting nanghihina na naman ang aking mga kamay. Cesar, may dala ka bang lapis? Gusto ko sanang sabihin kay teacher na wala akong dala. Pero siguradong gagawa siya ng paraan para magkaroon ako ng lapis. Opo, teacher, meron po akong lapis. Ang mahina akong sagot. Baka mapagalitan ako ni teacher kapag hindi ako nagsulat. Hindi naman ako tamad, pero hindi ko lang talaga kayang hawakan ng tama ang aking lapis. Tinitingnan ko ang mga kaklasik ko, ang bibilis at ang gagaling nilang magsulat. Bakit ako hindi ko kayang magsulat? Hawakan ko pa lang ang lapis ay mali na agad. Paano ba ang gagawin ko? Tinitikan ko na lang ang aking lapis at unti-unti kong ipinikit ang aking mata. Tutulungan kita! Sabi ng masayang tinig. Sino ka? Tanong ko. Ako ang tutulong sa'yo! Isang nakakatawang lapis ang aking nakita. Marami siyang kayang gawin. Tumatalon, sumasayaw, at umiikot. Hawakin mo ako! Ang sabi ng lapis. Sige, sagot ko. Gumaan ang aking pakiramdam para akong dinuduyan at lumilipad sa langit. Habang hawak mo ako, ay kakayanin mo nang isulat ang lahat ng nasa isip mo. Ha? Totoo ba yun? Hindi ako marunong magsulat. Kumuha ka ng papel! Isulat mo ang gusto mo! Kumuha ko ng papel at hinawakan ko ng mahigpit ang mahiwagang lapis. Sinubukan kong isulat ang aking buong pangalan. Cesar A. Lian. Naisulat ko nga! Ang galing! Noon ay latrang C ay hindi ko kayang isulat. Oh, ikaw, Kyrie, anak. Kaya mong isulat ang pangalan mo? Open mo mic mo, anak. Oh, ayan, open your mic. Oh, kaya mo ba, anak, magsulat ng buong pangalan? Opo. Very good. Naniniwala ka na ba sa akin? Nakita kasi kita na malungkot dahil hindi ka marunong magsulat. Gusto kitang tulungan. Sige, tulungan mo ako. Gusto ko na talagang matutong magsulat. Matutulungan kita, pero gusto kong malaman mo na hindi ko kayang gumuhit ng mag-isa. Kailangan may kamay na hahawak sa akin para ako ay magamit. Ako ay may pambura at tinatasahan din. Kapag ako ay tinatasahan, unti-unti din akong mauubos, katulad ng ibang lapis. Ibig sabihin ay sandali lang tayo magkakasama? Oo, ganun na nga! Kailangan mong matutong magsulat bago ako maubos. Naging masaya ang bawat araw ni Cesar gamit ang mahiwagang lapis. Napansin ito ng kanyang guro, kaya lagi rin siyang napupuri. Magaling nang magsulat si Cesar! Ang sarap pala sa pakiramdam kapag marunong kang magsulat. Sana ay marunong na nga talaga akong magsulat. Naku, malapit na palang maubos ang aking lapis. Ayaw ko nang bumalik sa dati. Gusto ko nang matutong magsulat. Pag-aralan mong mabuti kung paano na isusulat ang linya o letra. Hawakan mong mabuti ang lapis at simula ng pagguhit ng linya mula sa kaliwa papunta sa kanan. Maaari din magsimula sa itaas hanggang sa ibaba. Sa inyo ang tinuruan na ni Mami o kaya ni Daddy na magsulat ng pangalan. Okay, para matuto magsulat ng pangalan, dapat marunong kayong sumulat ng bawat letra. Susubukan ko gumamit ng ibang lapis. Baka naman kaya ko na. Iisipin ko kaya ko na. Hirap pa din ako. Hindi ko pa rin kaya. Nagawa ko lang magsulat ng dahil sa'yo. Pero kung ako na lang mag-isa,
Wala na ulit. Huwag kang matakot, Cesar. Ako nga ay malapit nang maubos. At wala rin naman akong magawa kung walang hahawak sa akin. Tingnan mo, nung hawakan mo ako. Nakasulat tayo ng mga letra. Tayong dalawa ang gumawa nun. Ibig sabihin, kaya mo rin. Sa tingin nyo, matututo kaya siyang magsulat kapag naubos na yung mahiwagang lapis? Ah, sige nga. Tanungin natin si Myro, parang inaantok na. Myro, sa tingin mo anak, matututo si Cesar na magsulat ng pangalan? Tama, kaibigan kong lapis. Kailangan ko lang magtiwala. Itutuloy ko lang ang pagsusulat. Practice pa, tsaga pa, kakayanin ko to. Hanggang sa dumating na ang araw na pinakahihintay ni Cesar. Sa wakas, nakakasulat na ako. Ano anong nararamdaman ni Cesar nung nalaman niya sa sarili niya na natuto na siyang magsulat? Kayo ay natutong magsulat, anong naramdaman niyo? Kayo ba ay naging masaya o malungkot? Oh, si Tyrus, masayang-masaya, naka-happy face, ganun din si Yuki. Ikaw, Kairi anak, anong naramdaman mo nung matuto kang magsulat? Open yung anak mo yung microphone mo. Kasi nakapagsulat ako. Very good. Lahat ng bata ay masaya kapag nakakapagsulat na. Ganun din si Cesar, tuwang-tuwa siya dahil sa wakas siya ay nakapagsusulat na. Salamat sa iyo, kaibigang Lapis. Natuto rin ako. Salamat din sa iyo, Cesar! Pero nalulungkot din ako kasi malapit ka nang maubos. Huwag kang malungkot! Ang mahalaga ay natuto ka na at nagkasama tayo. Unti-unting lumutang at nagliwanag ang mahiwagang lapis, kasabay ng paggawa ito. Paalam sa iyo, Cesar! Alam na, kaibigan kong Lapis. Kumaway din pabalik si Cesar. Biglang lumakas ang ihip ng hangin at nabuo muli ang lapis. Masayang-masaya ang lapis. Hindi ko nga pala nasabi sa'yo na kapag natutong magsulat ang humawak sa akin ay muli ako mabubuo. Dahil sa'yo yun, Cesar. Ngayon ay hahanap ako muli ng batang hindi marunong magsulat para aking matulungan. Lagi mong tatandaan, Cesar, ako ang iyong kaibigang lapis na nagsasabing laging ayusin, pagandahin ang iyong sulat. Oo, kaibigan kong lapis, lagi kong tatandaan ang iyong payo. Cesar, Cesar, gising! Nakatulog ka na. Sorry po, Teacher Anna. O, sige, heto ang lapis. Ibibigay ko na lang sa iyo itong lapis ko. Magsimula ka ng magsulat. Ha? Ha? Ang kaibigan kong lapis. At dyan nagtatapos ang ating kwento. Okay, may mga tanong si teacher. Sasagot kayo isa-isa ha. O, unang tanong. Ano ang pamagat ng kwento? O, sinong nakakaalala sa pamagat ng kwento? Okay, sige nga Tyrus anak. Ano yung pamagat ng story natin? What is the title of the story? Cesar. Ano, wala bigla si Tyrus. Let's see, namali ata ng pindot. Ano? Very good. Ang pamagat ng ating kwento ay si Cesar at ang mahiwagang lapis. Tyrus, answer question number 2 na nawala ka anak kanina. Sino ang kaibigan ni Cesar? Who is the friend of Cesar in the story? Tyrus, open your mic anak. Magic pencil. Magic pencil. Mahiwagang lapis. Very good. Okay. Oh, very good, Tyrus. Next question, yung sunod na tanong naman. Ano ang nagagawa ng mahiwagang lapis? Ano ang nagagawa ng mahiwagang lapis? Nicole, Yuki, ano anak ang nagagawa ng mahiwagang lapis? Nabanggit kanina sa kwento.
Okay, ulitin mo nga, Nicole, natututong magsulat ng? Okay, yung mahiwagang lapis ay marunong magsulat ng pangalan. Ano pa rin nagagawa ng mahiwagang lapis bukod sa magsusulat? Oh, eto pa tanong ni teacher. Nakakapagsulat po ba ang lapis kapag hindi hahawakan ni Cesar? Hindi po. Hindi po. Kailangan hahawakan ng lapis kasi hindi niya kaya magsulat ng mag-isa. O ano pa ang kayang gawin ng lapis? Oh, yung mahiwagang lapis daw ay? Nabanggit kanina. Tumatalon. Ano pa? Sumasayaw at? Umiikot. Yun yung ginagawa niya bukod sa pagsusulat. O, ngayon naman, dahil ang kwento natin kanina ay tungkol sa pagsusulat, susubukan natin kung marunong na ba kayong kumilala ng mga letra sa inyong pangalan. Kunin ang inyong module, week 1, gawain 3. Panuto, bilugan ang mga letra na mayroon sa inyong pangalan. O, halimbawa, eto ang pangalan ni teacher. Zia Catherine F. Fabalinha. Yan po ang mga letra ng pangalan ko nakasulat sa inyong screen. Ano ang unang letra ng pangalan ni teacher? C. D. That's right. So, what we're going to do? Ang gagawin natin mga anak ay, we are going to encircle. Bibilugan natin yung letrang letter Z. Kasi po, yan yung unang letra sa pangalan ni teacher. O, ganun din kayo. Hanapin nyo yung letra sa inyong pangalan at bilugan ito. Tingnan ko nga. Hi. Okay, patungin. Okay, kamusta anak? Tapos ka nang gumawa? Open your mic, Aldrich. Anak, tapos ka nang gumawa? Patingin nga po. Okay, very good. Tapos na siya. Okay, very good. Baba na anak ang papel. Ayan mga bata, tapos na kayo sa inyong gawain. Ayan, tapos na kayo sa inyong gawain. Kanina sa kwentong ating napakinggan, si Lapis ay tinuturuan si Cesar magsulat ng pangalan. Ano nga ang sabi ni Lapis? Pag-aralan mong mabuti ang bawat letra at linya. Pwede kang magsimula sa kaliwa, pupunta sa kanan. Sabi niya rin, pwede ka rin magsimula sa taas hanggang baba. At yan ang ating gagawin ngayon. Tuturuan kayo ni teacher kung paano matutong magsulat. Bago ko kayo turuong magsulat, may ilang bagay munang ituturo si teacher. Ang inyong papel mga anak ay binubuo ng asul, pula, at asul na linya. Uulitin ko po, meron tayong asul, meron tayong pula, at merong isa pang asul. Ang ituturo ko ngayon sa inyo mga anak ay kung paano gumawa ng linyang patayo. Sige nga, iguhit nyo kung paano ang linyang patayo. O, sino nakakaalam kung ano ang itsura ng linyang patayo? O, sige nga, guhit nyo sa hangin. O, may ibang gumuguhit ng pagganon. May ibang gumuguhit ng paganito, kaya ang tama doon. O, eto po ang linyang patayo. Ayan. Ayan po ang itsura ng linyang patayo. Ang linya po na yan ay putol-putol dahil yan po ang magsisilbing gabay ninyo para kayo ay makabuo or makapagsulat ng linyang patayo. O, ayan. Diyan tayo magsisimula sa linyang asul. Guguhit po tayo ng linyang pababa, simula sa asul, pababa sa asul. Ayan. O, ayan na. Nakagawa na tayo. Isa pa, mga anak. Simula sa asul. Ayan. Simula din sa may tuldok. Pababa sa asul. Ayan. Very good. O, sige nga. Gawin niyo sa hangin, mga anak. Simula sa taas, pababa. Isa pa. Simula sa taas, pababa. Ganun lang kasimple mga anak. Simula sa taas, pababa. Isa pa po. Simula sa taas, pababa. Nakuha po. Ganun lang kasimple. Handahan anak ang pagbakat ng linyang putol-putol para hindi mabutas ang papel at syempre para pantay na pantay ang pagkaguhit nyo ng linyang pababa.
Okay, may tanong pa? O, napakadaling gawin, di ba? O, subukan nga natin. Ito ang inyong gagawin. Bakatin ang mga patayong linya. Friends, ano nga po ang gagawin natin? Debate po. Tama po. Tayo po ay magtitrace. Magtitrace ng patayong linya. Very good. Okay, sige mga anak, magsimula na kayo. Tahan ang pagtitrace. O, ayan, patingin nga ako ng mga gawain. O, Miyuki anak, kamusta? Tapos ka nang gumawa? Mom. Very good. O, ayan, very good. Tapos na din si Aldrich, pati si Tyrus. Okay, palakpakan ang iyong sarili. Tapos na naman kayo sa inyo gawain. Okay, patingin, palakpak sa sarili. Okay, open yung mic nyo mga anak. Clap your hands. O, lahat. Very good. Tapos na. Okay, mga bata, tandaan nyo palagi. Mahalagang malaman ninyo ang inyong pangalan at ang inyong apelyido. At hindi lamang yan. Dapat unti-unti nyo rin itong matutunang isulat. Sabi nga ni Lapis, practice lang ng practice. O, darating ang panahon na ang sulat nyo ay magiging maganda. At outdoor day, ang gagawin nyo ay tatanungin nyo yung mga kasama nyo sa bahay kung anong buo nilang pangalan. Kasi diba, ang, minsan ang alam nyo lang, ang pangalan ng mama ko ay Mirna. Mama Mirna, hindi nyo alam, maganda pala ang pangalan ni mama. O, ang gagawin nyo ngayon, tanungin nyo ang bawat miyembro ng inyong pamilya kung ano ang kanilang buong pangalan. Tapos bukas, tatanungin ko kayo kung ano-ano ang mga pangalan ng mga kasama nyo sa bahay. Nakuha? O, ayan. Bukas ulit mga bata, bago tayo magtapos, kumanta muna tayo. Paalam na sa'yo. Okay, bye Yuan, bye Tyrus, bye Myro, bye Kyrie, bye Aldrich. Bye-bye teacher. Ingat mo palagi. Huwag mo nang masyadong lalabas. Kung kailangan lumabas, kailangan magsuot ng face. Bye-bye. Bye-bye. Ingat kayo palagi. Face mask. Yes po. Bukas ulit. Bye.